Hello guys, and welcome back to my YouTube channel. So, ayan guys, bago ang lahat is sasabihin ko lang sa inyo na gagawin ko tong video na to hindi para may patamaan or may kaaway ako. So, gagawin natin tong video na to is dahil para na rin yung mga tao na may insecurity sa buhay is makapag-isip-isip sila na yun, na sila makapag-isip-isip, and para hindi na rin makapanakit sila ng damdamin ng may damdamin ng ibang tao. So, bago natin simulan yung ating video, kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and hit the bell button para ma-notify na rin kayo once na mag-upload ako ng mga panibagong videos. So ayun guys, kung medyo sensitive yung pakiramdam mo or sensitive ka sa mga ganitong usapan, is pwede mo namang i-skip yung itong video na to. Pero kung gusto mo din pero kung gusto mo naman na yun, malaman lang yung mga siguro mga 7 to na tips para maging masaya ka sa buhay mo. So sisimulan na natin. So first is yung number 1. May kodigo nga pala ako, guys. So first is, thank God. Bakit nga ba? Siyempre, kailangan mo lagi pasalamatan yung Diyos, pasalamatan mo ang Ama natin na nasa langit. Sa araw-araw na binibigay niya sa iyo, sa buhay na pinagkakaloob niya sa iyo sa araw-araw, sa mga bagay na binibigay niya sa iyo, maliit man yun o malaki, kailangan mong ipagpasalamat yun sa Kanya. Kasi sa Kanya yung lahat galing eh. Hindi naman lahat ng pagkakataon is good yung nangyayari sa iyo. So kahit pa yan is good or bad things, kailangan mo siyang ipagpasalamat sa Diyos, kasi minsan binibigyan kanya ng mga bad things or bad situations para to help you grow. Kaya kailangan ipagpapasalamat mo rin yun sa Kanya. Hindi lang porket may mga blessings ka na nangyayari sa iyo, doon ka lang magte-thank you sa Kanya. No, hindi ganun dapat. Dapat araw-araw magpasalamat ka, kasi yung buhay mo pa nga lang, yung ginigising ka lang niya araw-araw, kailangan mo nang ipagpasalamat yun sa Kanya. Okay? So, next is number 2, yung remove negative people or things. Bakit? Bakit mo kailangan i-remove yung mga negative things sa buhay mo? Especially, negative thoughts. Bakit? Siyempre, unang-una sa lahat, kapag puro negative yung kasama mo, or negative, may isa kang, kahit isa lang na negative ka nakasama, which is makaka-bad mood siya sa'yo araw-araw. So, siyempre, kung hindi mo naman maiiwasan na may negative people ka na nakapaligid sa'yo, so ikaw na lang yung umiwas. Or I mean, hindi mo naman siya iiwasan eh. Anuhin mo lang is, nasa sa'yo yun, kung paano mo iisipin, kung paano mo sila pakikasamahan. Siyempre, dito na pumapasok yung negative thoughts. Kung negative yung people, and hindi mo siya binigyan ng pagkakataon para maipakita na hindi siya ganong tao sa iniisip mo, bigyan mo siya ng chance. Doon, pumapasok yung tatanggalin mo yung negative thoughts mo sa kanya. So, yun. Kunyari, may sinabi siya na ganito. So, wag mo agad siyang pag-isipan na, ako yung pinatatamaan. No, hindi. Bakit binanggit ba yung pangalan mo? Nandun ba yung pangalan mo? Minention ka ba? So, meaning, tanggalin mo na agad yung iniisip mo na negative. So, para hindi yung nararamdaman mo is puro galit or puro inggit. Kasi minsan, sarili mo lang din yung kalaban mo. Sarili mo yung kalaban mo, kasi kahit hindi naman para sa'yo yun, pero kinlay mo or sinabi mo, ako yun. No, hindi ikaw yun. Unless nandun yung pangalan mo, nandun yung napakinggan mo, on the spot, napakinggan mo, dun ka mag-react or dun ka, tsaka ka magalit. Kaya yung negative thoughts mo minsan, thoughts mo lang yun, pero hindi naman talaga ikaw yun.
okay. Next is, number 3 is, stay healthy. Bakit nga ba? Bakit kailangan mo mag-stay? Bakit nga ba kailangan yung maging physically fit ka, or bakit kailangan mo maging healthy? Syempre, sarili mo yan eh. Kailangan mong alagaan. Hindi yung, ay, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, para sa sarili mo. No. Kailangan, alam mo yung pumapasok sa, or alam mo yung kinakain mo, or hindi mo man makain lahat. As long as alam mo na healthy yung kinakain mo, nag-exercise ka, hindi man regular na mag-exercise ka na araw-araw, at least once a week, kailangan mo mag-exercise para sarap kasi sa pakiramdam na ay pinagpawisan ka na kapag exercise ka. Kahit once a week lang. Next, number 4 is ipon. Ayan na. So, ito na nga guys. Ayan, nandito na yung ipon. Siyempre, paano ka nga ba magiging masaya? Siyempre, masaya akong nakapag-ipon. Kung hindi man mo nasimulan sa January na nakapag-ipon ka, dapat once na ma-realize mo na kailangan mo mag-ipon, or hindi yung kailangan mo talaga mag-ipon eh. Kasi para pag may emergency, meron kang bubunutin. Kasi hindi ka naman magiging masaya kung wala ka nang ang ipon, puro utang ka pa. Diba, ang sama nun? Sino magiging masaya? Unless kung talagang ugali mo na yun na kahit may utang ka, masaya ka. No. Aminin man natin sa hindi, pero lahat ng tao, or I mean, karamihan sa tao is may utang. Kagaya ko, ako may utang ako. And nung sinimulan ko na mag-isip na hindi habang buhay dapat may utang ka. Kailangan mo gumawa ng paraan. Pagpalagay, nagne-negosyo ka. Pero, o ipagpalagay yung negosyo mo is inutang mo yung iyong capital. So, meaning, hindi porket ay kumikita na yung negosyo ko is pababayaan mo na yung inutang mo. No, wag mong gagawin sa sarili mo yon. Kung may utang ka man ngayon, mabayaran, hindi mo man siya mabayaran sa sunod na taon, basta kailangan mo mabawasan yung utang mo. Hindi yung utang mo to, tapos sa sunod na taon, naging ganyan na. So, paano ka pa magiging masaya kung yung utang mo na ganito is umabot na ng ganyan? So, dapat, ang lagi mong targetin is, malesen yung utang mo. Hindi mo man totally mawala yung utang mo. At least, nababawasan siya. Diba, ang sarap sa feeling nun, masaya ka. Next is, tip number 5 is ito. Makaka-relate yung lahat. Number 5 is, don't please anyone. Siyempre, tao lang tayo. Gusto natin, ma-please yung mga nakakasalamuhan natin, yung mga nakakita sa atin. Huwag mong gawin yun, kasi ikaw lang mismo sa sarili mo yung nakakaalam. Yung sarili mo, pwede mo i-please. Pero yung iba, huwag mo na silang pakialaman. Kasi kagaya nun, ay, hindi branded yung damit ko, okay lang yung damit ko. Ano na lang sasabihin ng iba sa akin na mahirap ako? Hindi, wag ganun yung isipin mo. Mahirap ka man o hindi. Kung talagang kaibigan ka nila or pinapahalagahan ka nila, matatanggap ka nila eh. So, yung mga hindi nakaka-appreciate sa'yo, bayaan mo lang siya. And habayaan mo lang sila na hindi ka nila ma-appreciate, as long as alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang masama. Kasi minsan, dyan pumapasok yung nagkakabaon-baon ka sa utang para lang ma-please mo yung iba. Kasi, ay, may bagong ganito si ano. Kailangan makasabay ako sa kanila. Kailangan may pagmayabang din ako. Huwag ganun. Hanggat maaari or hanggat nagagamit mo pa siya, gamitin mo lang. Kasi, bumili ka ng bumili ng gamit, bumili ka ng bumili ng bag, bumili ka ng kung ano-ano. Bakit magagamit mo ba yan araw-araw? Magagamit mo ba yan sabay-sabay? Diba? Iisa lang yung katawan natin. Iisa lang yung dalawa lang yung kamay, dalawa lang yung paa natin. So,
Hanggat maaari, ilesen na lang natin yung gastos para yun, connected pa rin siya ng number 4 para makaipon tayo. Kasi nga, wala naman tayong hinahabol na ma-please, or wala naman tayong hinahabol na tao na, ay, ang galing naman, ganito, ganyan, meron siyang ganito, meron siyang ganyan, nakakatuwa nun. Oh, ayun na, natuwa lang sila sa'yo. Naitulungan ka ba nila? Di ba hindi naman? So, ikaw pa rin yung si sarili mo. Sa akin, okay lang. Ay, baduy naman siya. Ay, ganyan lang yung kanyang gamit. Bakit? Simple na, oo, mumurahin siya. Iisa lang yung gamit ko nun, pero pinaghirapan ko yun. Hindi yun galing sa, kaya lang, may nakabili nga ako ng mamahaling bag, nakabili nga ako ng mamahaling sapatos, pero pinangutang ko naman yun. Diba? Yun lang yun. Next is number 6, yung love yourself. Yun, gaya na rin yung kanina, connected na rin siya sa stay healthy. Love yourself, pero hindi naman yung dadating ka sa point na ipangutang mo na lahat, ano mo lang yung sarili mo, matuwa ka lang, yung kaligayahan mo, one time lang yan, or I mean, sa ngayon gusto ko ng ganito, tapos hindi ko din naman siya magagamit pagdating ng, or I mean, hindi ko naman siya magagamit ng pangmatagalan, so hindi rin yung pwede. So love yourself, pero may limit, yung alam mo na magbe-benefit talaga yung sarili mo. Next is, number 7 is, umiwas tayo sa chismis. So, again guys, mga kababaihan. So, hindi naman tayo magiging masaya kung puro chismis na lang yung ating inatupag. So, ang dami pa natin pwedeng gawin sa buhay natin. Sa halip na makapag-chismisan ka, siguro gawin mo na lang, isipin mo na lang kung paano ka magkakanegosyo, kung paano ka aangat sa buhay. Yun na lang. Next, number 8 is, umiwas sa lungkot. Ayun na nga, tips to sa pagiging masaya, tapos magiging malungkot ka. Siyempre, pag naiisip mo na, ay, nakita ko yung ganito. Diyan kami nag-ano dati ng friend ko. Nasa na siya ngayon? Nalungkot ka na. Wala na. So, hanggat maaari, iwasan natin yung makakapalungkot sa atin. Next, number 9, last natin na tip is, let God be the center of your life. So, ayan. Ayun na nga, guys. Siyempre, pag center natin si God, hindi man natin alam yung mga nasa unahan natin, pero lagi tayong nagpe-pray, lagi nating isinasangguni sa Kanya yung mga desisyon natin. So, ayan. Alam ko, hindi niya tayo pababayaan. Yun lang guys. And syempre masaya sa pakiramdam yung lagi nating isinasaalang-alang yung kagustuhan ng Diyos, or yung lagi nating isinasaalang-alang yung mga utos niya na dapat ganito ang gawin mo, ganito ang gawin natin, para in the end, dumating man sa atin yung mga pagsubok na binigay niya, hindi tayo panghihinaan, or hindi mawawala yung ating love kay God, kasi nga naka-mindset na tayo na ay binigay sa akin to ng Diyos, kasi nga kailangan kong lampasan. Yun lang yung Diyos. And yun, hindi naman sa buhay natin is always masaya lang. Siyempre, dadating din yung time na ganun. Malulungkot tayo, magagalit tayo. Pero, yun, lagi lang nating i-ano yung mga sinabi ko kanina na yun yung isipin natin. Turn negative to positive para maging masaya tayo lagi. So, yun lang guys sa ngayon yung ating video. And thank you na rin sa pagpapahiram ng oras ninyo sa akin, para lang yun lang, para lang mapakinggan nyo yung mga sinabi ko. So sana guys may napulot kayong kahit konti lang, kahit isa lang dun sa mga sinabi ko na yun. So spread love. Bye bye.